Welcome po sa aking channel. Dahil sa COVID-19, ang kasalukuyang gawain ko po ay medyo apektado, kaya nagkaroon ako ng maraming oras na pagtuunan ng pansin ang mga ginagawa ko dati at in-upload ko po, baka sakaling makatulong sa mga interesado sa isa sa mga kinahihiligan ko. Ito po ay tungkol sa consumer electronics. Pag sinabing consumer electronics, ito ay mga kagamitan o mga gadget sa bahay katulad ng television, amplifier, electric fan, rice cooker, electric iron at mga katulad nito. Makikita niyo po na mayroon tayong iba't ibang mga testers, analog at digital. Kaya po sana tunghayan niyo po hanggang matapos. Dalawang dekada na po akong nag-re-repair ng consumer electronic products. Nabutan ko pa yung yung amplifier na ditubo, yung mga Betamax, VHS, hanggang sa naging meron ng TV na black and white, tapos colored, lahat na po nagawa natin katulad ng electric iron, plancha, electric fan, rice cooker, washing machine. Kaya gusto ko namang i-share ang mga nalaman ko para sa mga baguhan. Sa mga baguhan lang po. Kasi yung mga dyan, datihan na, magaling din yan. Yung karanasan, yung experience, siya yung magtuturo sa'yo paano mag-repair ng mga electronic products. Kasi kung bago kayong graduate, kahit pa napakagaling nyo sa klase, pagdating sa actual, nako, mangangamuti kayo. Kaya, sa mga bagong graduate, ang maipapayo ko, para hindi kayo mapahiya, huwag ka agad magtayo ng shop na sarili. Mamasukan muna kayo sa mga may shop na para yung mga techniques nila, yung mga karanasan nila, may bahagi sa inyo. Yan kung hindi kayo mayabang, hindi kayo believe sa sarili. Pakumbaba lang. Kung bago kayong graduate, pakiramdam mo o pakiramdam nyo kayang-kaya. Kasi kung halimbawa, naturo naman yung power supply, transformer, tapos fuse, rectifier diode, o kabit mo yan, half wave, full wave, bridge type, simple lang. I-filter mo ng kapasitor, pakiramdam mo tuloy, kayang-kaya. Tapos, pagdating sa amplifier, tumanggap ka ng ayusin na amplifier, pinalitan mo yung mga power transistor, pagsalpak mo bago, maya-maya, putok yan. Kasi, kulang kayo ng karanasan. Kailangan mo ng bias eh. Hindi lalampas kung pwede lang sa 0.5 volts DC. Yung bias niya. Katulad din ng dati, bago akong graduate, may ginawa akong TV, yung CRT type. Yung dati. Yung Panasonic. Bumili ako ng regulator IC. Tapos yung R2 key is doon. Yung diode, pinalitan ko rin kasi putok din yung assorted yung R2 key is. Sunog din yung regulator IC, yung sa power supply. Salpa ko na. Naku, nakailang power supply ako na, regulator IC ako na binili, ipinalit. Putok pa rin. Kasi may technique. Yun pala, nag-change value lang yung 110K na maliit na resistor, mga 1/4 watt. So, malaking bagay talaga na may mag-share sa inyo na medyo habang panahon na rin ang karanasan. Kaya para sa mga newbie, sa mga baguhan, isi-share ko sa inyo kung ano ang nasa loob o anong laman ng LED or LCD na TV. Ang pinakaiba ng LED at saka LCD TV, pag sinabing LED, yung backlight niya, yun bang nagpapailaw?
baklay tawag noon, pag LED, ito, light emitting diodes. Ito, isang strip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang laman. Tapos, tatlong strips ito, kaya 21 LEDs ang gamit nito. Ayun ang LED. Meron din yung mga unang labas, yung LCD, gumagamit ng ano, CCF, yung bang cold cathode fluorescent lamp, no, CCFL. Iba naman yun. Siguro maipakita ko sa inyo next na video natin. Instead na ganito, strip, iyo, para bang fluorescent na malit lang, kasing ano lang ng daliri ko, yun lang. Deterio, kurma, so, kaya LCD. Pero sa totoo lang, LCD man yan or LED, parehong gumagamit ng display na LCD. Katulad nito, halimbawa ito, kukunin ko ha. Ito po yon, ito yung LCD display. Ito naman yung tipon board. Pinip natin kasi ano eh, delikado ito. Fragile masyado itong ito, yung connector na ito, yung dalawang connectors. Ngayon eh, madali lang masira. So, ito yun, mga kaibigan. Kasi nga pala, ang brand nito, ano ito eh, Divan. Ito yung back panel. Binuksan mo yan, tinanggal mo yung screen. Ito yung makikita natin sa loob, pinaka-backlight. Yun bang ang problema niya kasi merong sounds pero walang ano, walang image or walang picture. Naririnig mo lang yung sounds pero wala kayong makikita, madilim. Ito pala, tinapon na ito eh, sa may-ari. Binili ng magbubuti ng 70 pesos, binili ko rin ng ano, 200. Ano lang, hindi naman natin pwede sabihin na okay yan. Sambahan lang, galing sa magbubuti. Ang ginawa ko, bumili ako sa Lazada, ang Lazada ang galing. Halos lahat ng components sa ano, sa TV meron sila. Yung mga LED, LCD, katulad nito, LED strip. Yung tatlo nito, bili ko nito, 581 pesos plus 581.40 centavos plus delivery 136, pwede 717 pesos and 40 centavos lang plus yung bili ko nito 200, so 917 pesos and 40 centavos. Hindi ko makabili ng LCD or LED na TV sa halagang 900, ano? Ayan po kung magagawa natin. Anyway, yung iba pinagtiyagaan nila na i-repair. Halimbawa, meron kasi nabibili sa Lazada na LED tester. Pag tester nito, may pundi, pwede ito na re-repair isa-isa eh. Meron kang nabibili rin sa Lazada yung LED beads. Ang ginagawa, ito, tatanggalin natin to. Ito yung light diffusing device. Ito, light diffusing device ang tawag nito. Kita ba? Tapos, meron din binibinta sa Lazada. Ang galing mga Lazada. Yung parang plancha, malapad lang, pero may heater po yon. Pag nakaplag na yon, umiinit yon, lagay mo lang dyan, yung hinang nito, nalulusaw. Pero, yung sa akin, ano eh, bumili na lang ako ng ganyan. So, ano yun, kunik lang. Ito yun, kunik natin. Ito naman. Tapos ito may mga may lalagyan ng screw, i-screw natin yan mamaya.
Ganun po, ganun lang kasimple. Sana po maayos natin ito. Marami pa akong videos na ipapakita sa inyo. Dahil sa ang video kong ito ay para sa mga baguhan, mga newbies, hindi na kailangan na gumamit tayo ng ano, napakamahal na tester. Kahit ano lang yung basic yung ginamit nyo sa pag-aaral pa ninyo. Katulad ng, halimbawa, kahit ito lang oh. Mumuray lang ko eh. Maxtec analog tester. Simple lang, ito lang. Tapos, meron kayong mga screwdrivers. Phillips screwdriver, yung flat screwdriver. Ganyan lang. Pag medyo mahina ang mata, meron kayong linti. Tapos ano ba? Itong ano, soldering lead 6040. Tapos ito, desoldering pump. Basic ito eh. Kailangan talaga natin 'yan. Oh, ito po. Tsaka itong mga ano, soldering iron, meron tayong 60 watts, meron tayong 30 watts. Pag medyo maliliit na pyesa, lalo na yung mga IC, 30 watts lang, para hindi masunog. Pag medyo malaki yung wire, yung hihinangin natin, itong 60 watts. Basic lang po. Ngayon, ibabalik na ano natin, kasi pinalitan nga natin yung lead strips. Merong mga screws to eh, balik natin. Oh, saan ba ito? Ano? Ito. Malaki pala yung nakuha kong screwdriver. Hirap. Huwakan. Yan po. I-post ko na lang para hindi tayo matagalan. Ito po, na naibalik na natin yung ano, yung mga screws niya. 1, 2, 3, 4 times 3, 12. 12 screws, kaya makibay na po yan. Ito po yun. Ito yung back panel ng ating Divan TV na pinalitan natin ang LED strip. Tapos, ibalik natin yung ano, pinakatakip nito. Ito, parang, para kung ano eh, maputi na plastic po. Balik natin. Yon. So pag umilaw ito, parang magre-reflect din, kaya talagang maliwanag po sa loob. Tapos ibalik natin yung ano, another plastic. Ito po yun. So ganito. Yun. Kaya pag sumindi itong LED sa ilalim, talagang maliwanag tulhati kasi yung ilaw ng LED naka-diffuse yun sa yung tinatawag na diffusing device. Ano eh, kahit sa mga edges nito, maliwanag. Di katulad nung ano, yung CCFL na gamit, yung parang sa bottom portion nun, medyo may, ano, may pagkadilim ng konti. So, ito po yun. Tapos, sunod natin gagawin, ilalagay natin yung ano nito. Meron itong takip na plastic. Kunin ko muna. Ito na po yun. Yung pinaka-cover nito, pinaka-takip.
freeze lang ito. Post ko muna. Okay po, nailagay na po natin yung pinaka-cover nito. Tinignan lang natin ng maigi na lapat na lapat, kasi pag hindi masyado lapat, yung mga langgam po, ako, sisiksik yan dyan sa loob, nagawa ng bahay sa loob. Sunod natin gagawin, yung ano na po, LCD display, lagay natin dito. Ano to eh, talagang tasyan-tasya, sinadya talaga ng factory. Yung divan, magaling din to eh, kasi may divan ako dati eh. Binagay ko na sa ano po, kainigan. Hanggang ngayon, buhay pa. Magaling din ang divan, at mura lang. Post ko muna. Siya nga pala, noong binuksan natin ito kanina, napaka-dumi nito, kaya ginamitan ko lang ng ano, meron tayong ano eh, portable na blower. Blower. Siguraduhin natin na malinis na, wala nang dumi. Post ko muna. Sunod natin, ano, gagawin. Ano na po, ilalagay na natin yung LCD display, yung pinaka-screen. Kunin natin, op. Okay, ito yon. Nilagyan natin ng tape yung tikon board, kasi ito nga, siyadong ano to eh, fragile. Pag ito nasira, nako. Lana, mag-order tayo ng ano, panibagong LCD display. Okay, post ko muna para itabit natin. Yan po. Lapat na lapat na po, lapat na lapat na yung ano, LCD display. Tapos ilagay natin itong pinaka ano niya, pinaka lock sa tagiliran. Ito, plastic lang po ito, madali lang. Ano, sinasampak lang yan, diniliin. Okay, pause ko muna. Yan na po, ito na po. Nailagay na po natin yung pinaka lock sa may tagiliran. Ito po yung marka niya po. Ito yung brand, Divan. Ayun, itong makita ba sa ano, screen. Divan. Matibay ang divan po. Mura lang, tapos matibay. Tapos, ano na rin po, meron itong dalawang screws, na screw na po natin. Ang kulang na lang po, ano, ilalagay natin yung IR board, yun ba, infrared receiver board. Yung, ano, siyang nagre-receive ng signal sa remote control. At saka kung i-manual din natin, pwede na rin po. Sige, post ko muna. Okay, ito po yung IR board. Ito yung power switch. Saka yung mga control niya, yung sounds. Positive, negative, channel, positive, negative. Yung source, menu. Ikunik na po natin. IR board. Ganyan po. Nagulagan. Tapos, sunod natin ikabit yung kanyang main board. Yung mini board. Ayun. Ito yung mga saksakan.
yun, oh. Merong mga ano dito. Ako yun, yung mga... Ewan kung klaro ba, ito yung sa antena. Ito po yung sa USB input. Ito yung sa VGA, yung galing computer. Oh, HDMI, HDMI. Tapos, ito yung ano, PC audio in. Ano pa ba? Ito po yung ano, supply papuntang LED. Yung sa backlight natin, ito po yun. Ewan kung ano, makita. Sige po, kapit na natin. Ganito po ang itsura niyan. Okay, pause muna natin para madali. I-connect na natin yung dapat natin i-connect. Yung papuntang IR board, ito yun. So, dito. Dali lang naman to, hindi ito kakasya pagka nagkabaliktad. Kasi parang may ano eh, may kanal eh, may groove. Tapos ito. Tapos yung papuntang backlight. Yun. Tapos ito naman dito. Okay. Pause ko muna para madali. Sunod natin itapit yung kanyang speaker. May butas dito. Sa dalawa. Para sa bawat speaker. Lang, madali lang po. Tulak lang to. Tapos yung kabila yung speaker din. Ano mo na? Nice tape. Huwag na natin yung wire. Ayan. Po. Tapos ito, naiyan sa ito para dito, tapos ito naman sa power cord. Okay, pause muna para madali. Okay, malapit na nating matapos yung pag symbol natin dito. Ilagay ito, ito para dito. Ito naman para po dito. Sige, pause ulit para mapadali tayo. Okay na, kabit na po natin lahat. Susukatin natin. Ito yung nagsusupply ng ano, voltahe sa ating backlight, yung LED. Okay? Tapos yung, ito yung positive prod, ito yung negative prod. Dito natin ilagay sa cold body ground. No? So, kita natin dito, 0 volts yan. Nakasitting tayo sa 250 volts. At tandaan natin, ordinaryong ano lang to, analog tester, max stick. Ano lang yata, bili ko nito, 300. So, nasa 250. Okay. Ito po yung ground. Ito yung positive. Prod. Ito yung connector papuntang backlight. Dapat, pag isaksak natin to, ito, magre-reading ng ano yan, ng 40 volts. Sige. Pakiabang dito. Dapat, isaksak ko na ha. Dapat tataas yan ng okay, ano ba yan?
5 bawat guhit, no? So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 volts. Tama nga, 40 volts. Tapos i-on ko dito sa power. Ito, pag i-on natin dito, papalo yan sa mga 60. Tingnan natin. Okay, go. Okay, pumalo na. Tapos, umilaw na rin yung backlight. May ano, pusa. So, ito po yun, no? 60 volts. So, naka-power on na yan. Wala pang signal. Tapos, magsukat tayo ng voltahe. Meron dito eh, yung ano. Hindi lang kunin nga natin yung ano, yung flashlight. Kunin ko yung flashlight. Sandali ha. Ihawak nga, mabuti na lang. Nandito yung ano ko, assistant. Ito. Sukatin natin yung, okay, tanggalin natin yung ano, speaker. Sukatin natin yung ano, yung VCO. VCO, right? Mga ano to eh. Tingnan natin sa tester. Sandali lang ha. Masyadong ma ano, i-adjust natin yung ano, setting sa DC. Doon tayo sa 50. May pusa dito. Okay, sukatin natin yung kanyang VCO. VCOM muna tayo. Yung VCOM niya po ay ano ba yan? Mga 15 volts, no? 15 volts. Tapos dito tayo sa VCC, dito. Ito po, VCC. Ang kanyang VCC ay mga 34 volts. So, okay na po to. Okay, mga kaibigan, mga kabro, mga brother, ito na po yun. Ang ano natin dito, kung magka-display ba, kung gagana ba. Ito po yun, no? Ito yung ginawa natin, divan. Ito yung binili natin ng halagang 200. Suma total yung nagasto natin is 900 pesos. Sana gagana pa ito. Wala tayong ano, antena. Ang gagamitin natin itong laptop pang input. So meron tayong VGA connector. Connect natin, try natin. Try natin kung may display ba, kung di ba nasayang yung tira natin at saka yung pagod. Saksak natin dito ha po, saksak na po yan, oh, nakailaw na. Tapos i-power on to po, na blue na. So tingnan, oh wow, meron ng display, meron ng divan, VGA. Naka-ano na tayo sa VGA. Ito po yun. Ito yung song for Anna. Tingnan natin. Palakyan natin ang screen. Kaso lang, lag yung internet dito eh. Pero ito mo po yun. Okay. So, thank you Lord. Mga kaibigan, pasalamat tayo at nagawa natin. Gumastos lang tayo ng 900 pesos. Tingnan natin sa ibang ano, minimize natin. Ibang video nga.
Oh, ang ganda ng ano? Ganda ng screen. Liwanag. Okay, mga kabro, mga kaibigan, yan lang po ang ano natin. May share sa araw na ito. Sige, i-off na natin at malagyan natin ng cover. Okay, mga kaibigan, mga bro, nakita natin na hindi nasayang yung pagod natin. At saka yung 900 na nagimpunan nito, gumana na po siya. Tanggalin natin yung ano, itong VGA connector. Ito yung ano eh, pinaka-input natin yung ano, naka-connect sa laptop kanina. Kasi wala tayong antena. Sira yung antena natin. Ayusin pa natin yun. Okay. So, okay na. Ibabalik na natin yung kanyang okay. Pause muna natin para madali. Okay, naikabit na po natin yung takip, yung cover ng ating ginawang divan TV. Ano po yun? Aywan kung klaro ba? Divan. So, nakita natin kanina, kumandar na siya. Saksak na natin ulit kung magkaroon ng screen. Ito po yun, no? Tapos, kung ano natin. Nakatlo na po. Okay. Divan. So, salamat. VGA. Okay na. Wala lang tayong signal kasi wala na yung laptop. Yung nakalagay, no signal. Ibig sabihin, okay na po yung ginawa natin. Salamat sa halaga 900. Nagkagawa tayo ng TV. Divan, mapapanooran ito. Nakapag-share pa tayo ng konting kaalaman sa mga baguhan, mga newbies, sa mga baguhan. Sana meron kayong natutunan. Please, paki-like at paki-subscribe. Marami pa po tayong videos na i-upload. Salamat po.